Ito po yan, ha? Isang oras po tayo ngayong umaga dahil today is a very special day. Sisimulan ho natin ngayon. Hanggat kaya po natin ang mga kapanayaman, lahat po ng tatakbo sa national position, ang lahat po ng naghahangad na maging maganda po ang ating bansa. Nagkataon lang po, nauna po itong panauhin natin ngayon and we are opening our lines the next day, tomorrow or next week sa iba pang mga kandidato. Bago ko po simulan yan, gusto ko hong pasalamatan si Boss Edgar Cabangon for giving me the whole 1 hour. Iwinave po natin ang news break, iwinave po natin ang intro because today is a special day at aalamin po natin. Ito po ang Servicio Lobo sa 882, hashtag ano ang gagawin mo. We have today no less than Senator Bongbong Marcos. Senador, magandang umaga po sa DWIC. This is Vic Lima. How are you, sir? Very well. Good morning, Vic. At magandang umaga sa lahat ng nagsusubaybay sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat. All right. Today, bibigyan ko kayo ng all the time in the world para sagutin ang mga issue. Magbibigay lang ako ng question na one word. One word question lang. Ito po ang hashtag, ano ang gagawin mo? Ginoong Bongbong Marcos, wag na ho tayo magpatumpik-tumpik. Thank you kay Boss Edgar. Isang oras po binigay sa inyo. Ni Boss Edgar, BPM, isang oras po ha? Isang oras. Ginoong Bongbong Marcos, unang katanungan ko po, ano ang gagawin mo? Pandemya. Pagpatuloy natin ang ating vaccine rollout at siguro palawakin pa natin dahil para paabutin na natin dun sa 70-75% ng herd na may herd immunity na tinatawag. Siguro at this point dahil kumpleto naman mukhang nagiging kumpleto na ang supply natin ng vaccine ay hindi lamang tayo magtayo ng vaccination centers dahil maraming mga nasa malayo, maraming hindi makaalis ng bahay, yung mga may edad na, pati yung mga maliliit na bata, kung sila'y babakunahan, ay siguro tayo ang mga vaccine center ang pupunta na sa taong bayan. At may suggestion noon na i-house to house natin. Gawin natin something like that. Yung mga malalayo, ng mga barangay, puntahan ng isang team, mag-set up sila ng vaccine center doon, puntahan nila, i-house to house na nga nila. Puntahan nila yung sino pa bang hindi nabakunahan, sino bang may gusto magpabakuna, andito kami, magse-set up kami, nandito kami buong araw, yun. Para mapakalat na natin yung ating vaccine rollout, hindi lamang sa poblasyon, hindi lamang sa sentro, kundi kahit yung mga nasa lupalop na malalayo. Para naman, maabot na natin yung herd immunity. Kasi talagang mabigat itong Omicron at ang bilis ang pagkalat ng Omicron. Ang talagang malakas ang bilis pakahawa. Kaya kailangan talagang tutukan natin na mabuti yan. At marami na tayong problema sa mga ospital. Pati na yung mga healthcare workers natin, siguro mga one-fourth to one-third yata naka-isolate dahil na-expose sila lahat. Kaya yung vaccine talaga, malaking na itutulong. Dahil ang statistic ay sa ospital, yung mga nagkasakit ng Omicron, 85% doon ay non-vaccinated. Kaya nakita naman natin na napakalaking effect nung vaccination sa Omicron. So sa lagay ngayon ay patuloy talaga natin yung vaccination na rollout. Yung mga iba't mga ibang strategiya, yung mga na ginagawa, yung no vax no ride policy. In principle, agreed ako dyan kasi kailangan, kung talagang ayaw magpabakuna yung tao, wala naman tayo magagawa, hindi mo mapipilit yan. Ngunit, we have to think yung public safety kasi kung hindi na bakunahan yung tao, papasok sa bus, yung mga kasama niya, kasakay niya, nalalagay sa peligro. Baka abutan sila nung Omicron. Kaya tapos yung nangyari dito, yung maraming exemption masyado. Kaya hindi talaga naging madali ang pag-implement nung no vax, no ride policy. So yes, siguro paghiwalayin na lang natin, maglagay tayo ng vaccine. Vaccinated na bus at unvaccinated na bus or something like that para paghiwalayin natin dahil kung
ayaw talaga mag-vaccinate ang isang tao for whatever reason, eh, kailangan natin ipag-isipan yung mga magiging kasabay niya that will be put in at risk of acquiring the infection. Kaya yun ang kailangan pa natin i-fine-tune yung mga ganyang klaseng strategy. Aha. Napakaganda ho ng mga sinasabi ninyo, BBM, Senator Bongbong. Pero kadalasan po, ang nagiging katanungan, saan natin kukunin ng pondo para po dyan sa malawakang programang inilalatag nyo? Sabi nga ho na isang senador, sabihin ko na, si Jinggoy, hindi ho ang tao ang dadali natin sa ospital. Ang ospital ang dadalin po natin sa tao. Where will we get the money, Senator? Well, ginagawa na rin natin yung vaccination center. So mag-realign tayo. Kasi sasabihin natin, like in NCR, malaki na, tantas na ng porsyento dito. Di yung mga vaccination center na may pondo na, di ilipat natin. Kung yung malalaki, di, kung hindi na kailangan, i-close down natin yung staff. Isakay natin sa sasakyan, pumunta na nga sila sa malalayo. I think the budget is there. The budget is there. Siyempre, pahirapan pa rin ito. Dahil talagang naubos ang pondo ng pamahalan, naubos pati sa private sector. Lahat talagang may hirap na yun sa pera. Pero ang pondo, yung naka-appropriate na as for vaccination centers sa national at saka sa LGU, di realign natin hindi na dun sa malalaking vaccination centers, kundi dito sa programang ito na pupuntahan yung tao. Sa healthcare naman, ganyan lagi dapat ang ating konsepto. Kasi kung titignan mo yung ating mga provincial hospital, mataas ng konti ang ating mortality rate pagka dumating. At ang tanong ko, tinanong ko yan, sabi ko, bakit ganyan? Kanila dahil nandito kami sa poblasyon, nandito kami sa city, yung mga nasa malayo kahit may sakit, hindi pumupunta hanggat malubha na yung kanilang city, yung kanilang kondisyon. Pagdating dito sa amin, wala na kaming magawa. Basta make comfortable na lang ang tawag nila. So, kaya yung lagi kong pinag-uusapan tungkol sa healthcare, sabi ko nga, gumawa tayo ng RHU. Meron naman tayong mga RHU, Rural Health Unit. Lagay tayo sa kada barangay, kada clustered barangay, may isang maliit na clinic na pinupunta ng doktor, ng nurse, ng midwife, once a week, twice a week. Para nga, tayo ang lumalapit doon sa taong, dahil mahirap talaga naman kahit na may sakit ka, iiwanan mo yung bahay, sinong mag-aalaga ng mga bata, sinong anong sasabihin mo doon sa trabaho, magli-leave ka muna doon sa trabaho mo, maghahanap ka pa ng sasakyan para pumunta doon, magbabayad ka pa ng pamasahe mo. Kaya hindi madali para doon sa magiging pasyente na makapunta doon sa malalaki. Ngayon, kaya naman yan because ang experience namin sa local government, karamihan, almost 80% na kaso ng pasyente na reklamo nila is yung tinatawag na upper respiratory, yung hika, yung sipon, yung ubo. Lower digestive system, yun, mga siraan siya, diarrhea, at buntis. So kaya na sa RHU yun. Kung may nabalian, pwede na itakbo nila sa RS yun. Meron, no? Kaya ng nurse yan, kaya ng doktor yan. Yung nasugatan, kaya itahi naman ng mga nurse natin yan. So, yung mga maliliit na bagay, hindi na kailangan dalhin doon sa malalaking hospital, yung mga 300-bed hospital na tertiary care hospital. Idalhin natin, tayo ang lumapit sa tao. In terms of healthcare, para na mas malawak ang coverage natin at maging mas madali para sa mga may sakit na makapagkonsulta sa doktor. Alright. Okay. Karugtong po ng pandemya, ang matagal na pong problema ng I'm asking you all this question para ho sa ating present problem, para if and when maupo na ho kayo, ito po ang uunahin nyo. Dahil I hope you will agree with me. Pag nawala po ang pandemya, gaganda po ang buhay natin. Number two question, Senator, ano ang gagawin mo? Unemployment because of the pandemic. Yan ang pinakamalaking problema nga harapin ng susunod na administrasyon. Pagka kausap natin ang ating mga kababayan, tinatanong natin, ano ba, anong tingin ninyo sa pandemic?
Eh, ang unang sagot lagi, wala kaming trabaho, wala kaming pera, wala kaming pambayad, wala kaming pambili. Kaya naman, talagang the top priority dapat ang maging top priority ng susunod na administrasyon ay ang creating jobs. Okay, how do we do that? De, tingnan natin, mag-target tayo doon sa mga sektor ng ekonomiya kung saan marami ang magiging trabaho sa konting investment, konting spending doon sa sektor na yon. Unahin natin yung MSMEs, yung micro, small and medium scale enterprises, yung maliliit na negosyo. Yan yung mga sari-sari store, yung mga garahe, yung mga hairdresser, yung mga ganung klaseng tanggapan. Eh yun ang ating tignan dahil sila ang talagang tinamaan na mabigat. And they comprise 99.5% of our of all businesses in the Philippines, and 62% ng employment ay nandiyan sa MSMEs. Kaya first, kailangan talaga natin silang tulungan. Pangalawa, pagka doon sa MSMEs, yun ang bigyan natin ng tulong, ay mabilis ka agad magkakaroon ng trabaho. Kasi babalik lahat yun, yung nawalan ng trabaho. At siguro, ang scheme ko dyan, ang iniisip ko dyan, siguro ang maaaring gawin ay may ayuda tayo sa bawat pamilya. Mag-isip tayo ng ayuda naman para sa mga negosyo, para sa MSMEs. Correct. Ang pwede natin gawin, ang pamahalaan, pwedeng sasabihin, sige, para yung hindi nakapagbayad ng lockdown, ano na namin yan, tax amnesty na natin yan dahil hindi naman makukulik at hindi naman talaga sila kumikita at that time. So, tapos mag-tax holiday. Sabihin mo, hanggang makabangon ka, hanggang makatayo kayo taulit, huwag ka muna magbayad ng buwis. Depende na. Kailangan i-analyze na mabuti yan. Ilang buwan, tatlong buwan, anim na buwan, or whatever it's going to take. Sa kabila naman, yung pautang. Siyempre, ang kailangan nila ay magkaroon ng pera para magsimula ulit, para pabuhayin ulit nila yung kanilang negosyo. So, doon naman tayo, private sector, magaling dyan. Maraming mga grupo na gumagawa ng microfinancing, na tinutulungan yung mga may-ari ng mga tindahan, mga business, small businesses. Sinasabi, ito pa, meron tayong pwedeng gawin para pagandahin yan, para mas malaki ang kikitain ninyo. So, suporta yan ng private sector. Microfinancing, galing sa mga iba't ibang financing institutions, ang microfinancing starts siguro kahit na 5,000, 10,000, malaki na yung 50,000. Kaya yun ang tamang-tama na pangangailangan. Tapos may advice pa rin, how to run the business, how to do your accounting, etc., how to deal with banks, yung mga ganong klaseng bagay. Kaya yun, kaagad, sa aking palagay, magkakaroon ng trabaho kaagad. Kasi sa maliit lang na gastos galing sa gobyerno, sasabihin, hindi naman siguro malulugi ang gobyerno kundi magbayad ng buwis yung maliliit na tindahan ng anim na buwan. So, in that way, para makabalik. Kasi naman, pag nakabalik na yun, iikot na yung pera, sisigla na yung ekonomiya. Ang pangalawa na nakikita ko na sektor na agrikultura, dahil ang agrikultura ganun din yan. Kung talaga tayo kaayusin, patitibayin natin ang agricultural sector natin, ay maraming trabaho yan. Dahil ang agrikultura, hindi lamang yung nagtatanim, hindi lang yung nag-aalaga ng hayop, hindi lang yung nangingisda. Kailangan may support group lahat yan. Meron tayong research and development, meron tayong pautang, meron tayong maganda yung ating patubig, at meron tayong processing para maiwan yung value added doon sa community hanggat sa retail. Ngayon, mahaba yung malaki yung sistema niyan. Kaya pag binuhay mo yan, marami kaagad ang trabaho. At pag pinaganda mo na mabuti yan, kikita pa at magiging steady at mag-stable ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, lahat ng nasa agriculture sector, down the line, doon sa sistema ng aking nababanggit. Ang pangatlo kong sa palagay ko na para magkatrabaho ka agad ay ang tourism.
dahil bagay na bagay yung tourism sa atin. At yan ang para sa akin, kaunti lang ang investment na kailangan eh. So on the part of the government, di maglagay tayo, ayusin natin yung mga airport natin, ayusin natin yung mga kalsada na papunta doon sa tourist site. Kung nangangailangan na doon, pagandahin natin, linisin natin, magtanim tayo ng magandang puno, etc. Basta pagandahin natin para maging tourist destination. Yan ang maaaring gawin ng gobyerno. Ang mga private investor naman, magtayo ng resort at dahan-dahan, maganda naman. Madali kasi pag malaki ang Pilipinas dahil maganda ang Pilipinas at gusto ng mabubuti naman ng mga Pilipino at very hospitable, very gracious ang Pilipino. Yes, kaya't bagay na bagay sa atin yung tourism. Hanggat sa ngayon, hindi pa tayo nakakakita ng pagbalik ng mga international tourists, foreign tourists. Matagal lang pa, hanggang end of this year pa yan bago magsimula ulit yan. Sana mas maaga, pero anyway, paghandaan na natin. At total, meron naman tayong domestic tourism. Hindi naman tayo kailangan hindi lang naman foreign tourist lang ang inaasahan natin. Right. Nakita naman natin nung medyo bumababa yung COVID, na medyo nakikitang-kita naman natin na nagbubukas yung mga tourist destination, nagdagsa ang agad ang mga tao. So that immediately, that will revitalize the local economies. And again, yung economic activity, ang habol natin dyan, hindi lang kung gano'ng kalaki ang ginagastos, kung saan na maraming mga iba't ibang produkto, maraming iba't ibang servisyo ang binibili ng ating mga turista, and that will energize again the economic activity in those places. That's in the short term. In the long term, we have to build up our infrastructure, our digital infrastructure. We have to work on the power sector, the energy sector. Yun medyo mas long term yun. Oho, dahan-dahan. Balikan ko lang ng konti, Senator, ano? Nabanggit niyo pong agrikultura. Ito pong walang kamatayan na importasyon as of this time. Ano ang gagawin mo? Ang problema kasi, hindi naman natin basta pwede itigil ang importasyon dahil ang naging problema, yung supply dito. Ang supply ng baboy, ang supply ng manok, pati palay, pati mais. Hindi kasi nga napabayaan ang ating agricultural sector, kaya't yung production natin mababa na. Kaya't napipilitan tayo na makapag-import. At isa pa rin yan, kasi kung pabayaan natin, kakaunti lang ang demand and supply yan eh. Pag kakaunti lang yung supply, tataas ang presyo naman ng lahat ng commodities. Kaya ginagamit na rin as a price stabilizer yung importation. Short term solution lang yan dahil kawawa naman ang mga local producers. Kaya nga balikan natin ang sistema ng agrikultura, pagandahin natin, patibayin natin, tumaas ang ating production at hindi na tayo pumupunta sa ibang bansa para sa food supply natin. There's also, it's not only because of the farmers and the agricultural sector that gusto natin patibayin. It is also strategic in the sense that food supply is strategic. At nakita naman natin, one of the things na isa sa mga unang nakita natin ng pagdating ng pandemya ay nagkagulo kagad yung ating food supply. Dahil yung mga ibang bansa hindi makapagpadala, wala mga barko, walang eroplano, kaya wala nabawasan ng food supply natin. It is for many reasons. Yung agrikultura, para to create jobs, dahil we want to have jobs. At bukod pa ron, mahalaga rin na meron tayong strategic supply, food supply na tama, na meron tayong sapat na na bigas, meron tayong sapat na proteins, ibig sabihin isda at saka hayop. So yun ang para naman masabi natin we are able to feed the country. So those are the areas hanggang sa yung tawag nating kadiwa noon. I remember that. Na ginubuhay
Yes, the Kadiwa centers that were that na binubuhay na ngayon ng mga ibang LGU dahil may advantage ang gobyerno dahil ang gobyerno hindi dapat kumikita sa pagbenta ng mga produkto. So kung since walang patong o mas maliit ang patong kaysa sa pag-private, nakakabenta tayo ng mura. Kasi nakakaabala, isipin mo, hindi ko ma-imagine ang gulat ko nung nalaman ko, pati galunggong ina-importa natin. That's right. Hindi ko maisip. Dahil, si Kuya So, Senador, tsaka bawang, kadaming bawang sa Ilocos. Eh, no nga. Eh, talaga. Eh, hindi talaga. Hindi, kasi nga, nung pandemya, patuloy kasi siguro mas madali yung importation, maraming kumikita riyan yung mga importer, siguro okay na ito. Pero mayroon talagang malaking epekto unang-una sa agricultural sector natin, sa ating mga magsasaka. And then nakita naman natin ay naapektuhan na rin yung ating strategic food supply para maipakain natin ang ating mga mamamayan. All right. All right. There was a time, narinig ko po si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa isang programa niya po sa TV. In order to attract foreign investment, ang sabi po ni JPE, babaan ang tax para maganda kumahugyang pumasok sa Pilipinas. Ano po ang pananaw niyo ron, Senador? Well, depende kung ano yung gusto natin. Dapat talaga dyan. Bigyan natin investment friendly dapat ang Pilipinas, dapat nakikita na ganun. Sa ngayon, pag nagtatanong tayo sa mga investors, both local and foreign, meron silang mga parehong mga reklamo. Mahal lang kuryente, unreliable, kulang. So, kaya napaka-importante na maayos natin yung problema yan. Pangalawa, yung pabago-bago ang rules. Nasa gitna pa lang ng project, binago kagad yung rules. Yung mga ganong klaseng pagbabago ay nasisira yung kanilang project. De, bakit pa sila mag-umpisa? Hindi sila nakakasiguro na papatapusin ng Kongreso, papatapusin ng mga private mga pressure groups, yung mga ganon. Dapat nga hindi pa bago-bago. Sasabihin, yung project ko pa-anim na taon . Oh, tapos sa third year papalitan niyo lahat. Mahirap 'yan. Ba't pa ako papasok? Yung isa pang rinireklamo ng mga prospective investors natin ay yung ease of doing business kung tawagin. That's right. Dahil ang dami para magtayo ng kooperatiba, ng korporasyon, mag-foreign investor na papasok dito. Lahat ng dokumento, ang daming hinahanap na dokumento. At talagang napakahirap dahil pupunta ka sa isang opisina, yung isang dokumento, tapos pupunta ka dun sa kabila, pupunta sa kabilang opisina, gagawin mo, mag-aantay ka na naman, babalik, bumalik ka bukas. Ang hirap gawin. Yeah. I think I saw a statistic in the Philippines, it takes about more than about 20 plus 25 26 different signatures na kukunin mo from different offices. Uh-huh. In Vietnam it takes 6. And pag apply mo ng hapon, bukas ng umaga na sa iyo na. Uh-huh. Kaya 'yun ang mga kaya 'yung mga kaibigan ko negosyante na napunta sa Vietnam. Sabi nila, gayahin natin itong ginagawa nila. Ang dali-dali. Ang dali-dali na makapasok dito because highly encouraged nga ang foreign investment. All right. I don't know if you will agree with me, pero isa ho sa main problem ng mga foreign investor, nabanggit po niyo 'yang 1,000 pipirma bago kayo i-grant ng business. Red tape and corruption. Isa po 'yan, kaya pinapatagal ang pirmahan ng papel. Mm-mm. Totoo 'yan. Totoo yan. At doon yung mga fixer-fixer, doon kumikita . Yeah. Kasi mahirap nga. Sasabihin, bayaran mo ako ng ganitong halaga, ako mag-aayos niyan lahat. Pero naman, balikan natin, sabihin natin, the bureaucracy has to be efficient. At para mag, alam mo, one of the important elements for actual industrialization is a strong bureaucracy. Dapat kinukuha natin, dapat may exam ang civil servant, dapat meron silang standards na para i-promote, dapat mag-schooling sila,
kahit nandiyan sa DAP, yung Development Academy of the Philippines, yun ang ating ginagawa noon, may CESA tayo noon, which is a civil service exam. So, balikan natin yung mga sistemang ganun para yung bureaucracy natin talagang gumagana, streamlined, efficient, at yung mga taong na nakalagay, ang mga taong na-appoint dyan, ay naalam nila ang trabaho nila at masipag nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Mm-hmm. The bureaucracy is a very, very important part of any development plan. Kasi magpa-partner ka ng private, sabihin natin, public-private partnership. Opo. Eh, mahina naman yung bureaucracy mo, hindi alam ang ginagawa. Wala rin, pilay. Hindi rin mabubuo yan. Kailangan naintindihan nila, nasasabayan nila yung mga expert na mga na sa private sector, sa malalaking korporasyon. Alam nila yung kanilang ginagawa, nakakaintindi sila. So the bureaucracy is going to is a very, very important part of that, na matibay, efficient, streamlined ang ating bureaucracy, ang ating mga civil servants. All right. Napag-usapan po natin ang isda, napag-usapan po natin ang karagatan. Ano ang gagawin mo, Ginoong Senador? West Philippine Sea. West Philippine Sea, kailangan ipagpatuloy natin ang polisiya ni Pangulong Duterte of engagement. We have to engage with our Chinese friends to try to resolve the problems that we have. At talaga naman, meron naman talagang conflicting interest tayo sa West Philippine Sea. Ngunit, sa aking palagay, tratuhin natin ang kaibigan pa rin. Huwag natin kakalabanin dahil pag naglaban tayo, pag nakakalabanin natin, pag nagbibitaw tayo ng maiinit na salita, nag-criticize tayo sa kanila, wala na. Di sila masyadong mag, kahit naman sino, hindi maganda ang sinasabi, hindi magdi-defend, magiging defensive yun. Ganyan naman din sa diplomasya. Kaya kailangan ipagpatuloy natin lahat ng pag-uusap. And I always say, not only the diplomatic level, sa government to government. Dapat yung mga kaibigan, marami naman tayo dito, mga malalaking negosyante na pinanganak pa sa mainland China. So yeah. Siguro may pamilya pa sila. Baka naman yung iba dun, may sumikat na. Kausapin nyo naman yung mga kaibigan ninyo. Baka meron tayong magawa. Dito yung mga, kung sino man, any possible line of communication na pwede mong gawin. Sinasabi, anong ibig mong sabihin? Backdoor diplomacy. Siyempre, kasama yung backdoor, pero sama mo na yung side door, yung front door, lahat. Front door, tsaka yung upper door, lahat. At mga tuloy-tuloy ang ating mausapan. Hindi naman biglang mangyayari yan. Dadahan-dahanin talaga natin yan. Dahil malayo nang naabot natin dito sa sitwasyon na ito. Kaya we have to dial it back. We have to take a step back on both sides. And look at it rationally. Now, siyempre, nandyan ang interest ng China. For whatever reason, they feel that this is in their interest. They take over nila itong area na ito. Tayo naman, ipaglaban natin ang interest ng Republika ng Pilipinas. Pero hindi makukuha yan sa sigawan, sa alitan. Pasan. Hindi pwede dahil walang pupuntahan yung ganun. Kaya kahit na napakaliit lang ang nagiging success rate mo, sige lang. Hindi mo pwedeng tigilan. You just keep going and going and going. At kahit papano, ako, may malakas ang loob ko, may kumpiyansa ako, na meron dyang makakalusot. Ang lagi kong ginagawang halimbawa ay yung Amerika at saka yung China, na hindi sila na maging malapit hanggang ang dahilan kung saan nag-umpisa ang kanilang usapan para magkaroon sila ng diplomatic relations, nag-umpisa sa ping-pong. Sino bang may akala na ping-pong ang magiging susi doon sa diplomatic problem ng China? At saka, malay natin kung saan makakarating. Baka may dancer tayo na may kaibigang dancer sa China. Doon dumaan yung line of communication natin. Kaya we have to try everything. We should not stop trying.
We do not want to go to war. Nasa hawak-hawak na natin yung resulta ng arbitration. Pwede pa rin natin, lagi natin, huwag natin bibitawan yun. Pero patuloy pa rin ang diplomasya, patuloy pa rin ang engagement. Sa palagay ko, ang unahin natin yung problema sa ating mga mangingisda. Na hindi sila makapasok doon sa silang palaisdaan na nakasanayan ng pinangingisdaan nila for the last, 100 years. For several generations na sila doon sila pupunta. So let's start with that. Siguro naman maunawaan ng China na wala namang threat yung mga bangka na pupunta at nangingisda. So let's start with those small practical things and maybe move on and move on. And before, baka sa pagkatagal ng panahon at yung maliliit na hakbang, pag nakita mo, malayo na ang inabot mo. So, but we have to keep pushing. All right. Nabanggit niyo po kanina yung mga marami yung nagsasalita, marami yung kayong naririnig. Marami ho kayong kritiko, let's just face it. Pag kayo ho'y naupo bilang pangulo ng ating bansa, Mr. Senator Bongbong, ito ho bang mga kritiko na ito kung sa tingin ninyo, talking of experts, may magaling ito, maraming sinasabi ito, makakatulong to. Regardless of kung anong partido siya, kung number one enemy nyo siya, sila ho ba'y bibigyan nyo ng pagkakataon para manungkulan sa inyong gabinete? Unity, sabi po ninyo, magkakaisa. Ang kritiko, hindi naman dahil nakikriticize ka, ibig sabihin mali sila. Yeah, po. Hindi mo basta sinasabi ibang pag-iisip namin sa'yo. Hindi naman ibig sabihin dahil hindi pareho ang pag-iisip ninyo, mali sila. Baka tama sila eh. Dapat pakinggan mo. Yeah. Like you said, some of them are real experts, marami talaga alam. Kaya lahat yan, lahat ng maaring makatulong sa pagpaganda ng buhay ng ating mamamayan, ng buhay ng Pilipino, ay siguro gagamitin natin. Ngayon, yung tanong mo, kung ako, ang criterion ko, ang pagpili ng sino mang i-appoint, ay yung kanilang kakayahan, yung kanilang galing, yung kanilang karanasan. Kung sila ba ay talagang eksperto diyan, at siguro naman pare-pareho lang naman tayong gusto nating pagandahin ng Pilipinas at handa silang tumulong, hindi na natin papansinin yung partido nila at tapos na yung election at that time. So wag na natin masyadong puntahan yan kasi kung may iwan tayo diyan, hindi natin makukuha lahat ng kagalingan, lahat ng sipag, lahat ng husay ng Pilipino. Meron tayo kaagad na hindi pinapakinggan. Hindi dapat ganun. And as I say, they may be your critics, but they may be right. So you have to listen to them. And if they're willing to help, di bakit hindi? Hmm. Okay. Senator, isa rin sa mga katanungan, medyo kagabi, may lumabas pong balita. Prangkisa po ng ABS-CBN. Hmm. Yung franchise ng ABS ay nakita ko naman ang naging proseso doon sa House of Representatives, ang naging problema kung bakit hindi tinuloy ang extension ng prangkisa ay dahil merong nakitang mga problema, violations sa tax code, sa iba't ibang bagay, pati meron silang mga dokumento na hindi maipakita na tama. Sa aking palagay, kung yun ang binagbabasihan ng problema, di yung ABS, di ayusin nila yung problema niyan pagka naayos nila at naareglo nila yung mga nakita doon sa hearing ng ABS, kung maayos nila, di ibalik natin yung yung application nila sa committee on franchises doon sa House of Representatives at pag-aralan ulit nila. Siguro naman ang ating mga congressman ay pag nakita nila na in good faith naman ng ABS-CBN na inayos nila yung mga allegation na problema, siguro naman makikita naman hindi naman yung politika ng ABS again, speaking of critics, ABS has been a very fervent critic of me, my family, all lahat dito sa panig ng mga Marcos. So
Pero hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay yun lang ang mga violation na nakita. E pag naayos yun, bakit naman hindi na ibalik ang prangkisa? Kung sasabihin yung committee on franchises, naayos naman lahat. And with the promise to continue na hindi na maulit yung mga problema na nangyari noon, siguro titingnan naman nila ng objectively yan. Kung talagang gusto nilang bantayan, di put it, make it a provisional. So that there's a probationary type period or something like that. Para nakakasiguro naman sila, may oversight pa rin sila. But again, if that, I really think if those problems are fixed, there's no reason why the House of Representatives should not hear again their application for extension of franchise. Or anybody for that matter, kapag may violation, hindi po pwedeng in a silver platter, ibabalik po ninyo. Plansyahin nyo muna yung damit ninyo bago nyo isuot. Tama ho ba? Yun ang pinagbasihan ng problem ng pag-cancel, hindi naman cancel, non-extension ng franchise. Hindi naman, yun ang ayusin natin, nandun yung problema . Di ayusin natin yung problema yan para mapag-usapan uli natin yung extension ng prangkisa. Aha. Ginoong Senador, ano ho ang gagawin ninyo? Squatter. Housing. Housing ang pangando dyan. Kaya nag-squatter na, wala makuha bahay. Laking problema dito sa Pilipinas yan. We are, I think, approaching 6 million shortfall sa pabahay natin sa mga tao natin. Isipin nyo, nakakaawa yung mga sundalo natin, yung iba, squatter, mga pulis natin, squatter. Paano naman yan? Paano sila magsiservisyo ng mabuti? At yung mga OFW, walang pabahay. It's a very critical. We are at the napabayaan ulit yan. Actually, ang housing, dahil hindi talaga pinopondohan for the last, I don't know how many administrations, hindi napondohan ng mabuti. At yung konsepto na ginagawa natin ay ang basta't magtayo lang ng bahay, okay na. Mag-relocate, tayo ng bahay, okay na, iwanan lang na ganun. I remember yung mga pinatabi nila sa release ng train, ganun ang kanilang ginawa. Magkano lang ang binayad? Tapos may maliit na bahay, walang lumipat, walang tumira doon. Dahil hindi practical. Mabuti na lang that we are now creating the Department of Human Settlements, which is the precursor of which was the Ministry of Human Settlements. That's right. And the reason that it is not called Department of Housing is because ang ating tinatayo is human settlements. Ibig sabihin, hindi sapat na may bahay. Siyempre, kailangan may tubig, kailangan may kuryente, kailangan may wifi connection, kailangan may malapit na palengke, kailangan may eskwelahan para sa mga bata. Kahit di tayo, mga Katoliko tayo, dapat siguro may chapel man lang para meron tayong sinisimbahan. Yung may babaan sa kaya na malapit para makapunta sa trabaho yung mga trabahador natin. Ang sinasabi nila na dapat isang oras lang ang pagpunta sa trabaho at isang oras lang ang pagbabalik. Pag lumampas na sa isang oras, masyado nang malayo 'yon. Uh-huh. So we have to think of in terms of the settlement. And mabuti na lang that the department has been created and that we are going to start running that department in with this yung polisiya na ganyan na human settlements ang ating kailangan. Yun, paglagay tayo, dapat may RHU, dapat merong lahat ng services na pwede nating ilagay. O kung hindi tayo ang maglalagay, merong malapit. Merong mapupunta na malapit. Yun ang mga dapat na ginagawa. But ang punot dulo nito, kailangan pondohan ang programa na kailangan seryosohin natin ang problema sa housing. If we can do that, dahan-dahan natin siguro, pero malayo pa tayo . Nasa housing ako sa Senado, 3.5 million ang kakulangan. Mukhang dumami na. So I think 5 plus na.
5+ na. Kaya marami tayong gagawin, marami tayong sa urban areas, wala na talagang mahanap na lupa. Kaya yung ating baguhin natin ang ating pag-iisip. Lagi natin pinapangako bahay't lupa eh. Siguro ibahin na natin ang ganyang klaseng pag-iisip at maglagay na tayo ng mga high-rise na housing. Pero silang may-ari ng unit. Pero hindi na yung konsepto ng bahay at lupa. Dahil talagang lalo na sa mga cities, ay mahirap na masyado. Pero if you cannot build outwards, build up. Naumpisa na natin yung Bliss program noon. I was about to say that, the Bliss. Yung Bliss, pero yung Bliss mid-level lang eh, mid-rise lang eh, hindi yung ilan floor lang. Di gawa na natin yung nakikita natin sa Singapore, yung nakikita natin sa Hong Kong, na talagang nakikita natin sa KL, high-rise. High-rise talaga. Pero yung tao ang may-ari ng unit na yun. So yun ang siguro mga adjustment na kailangan natin gawin para sa bagong sitwasyon na hinaharap natin. Alright. Nabanggit niyo po kanina ang turismo, ang sabi nga natin, huwag tayo maging banyaga sa sarili nating bansa. Ang programa po ng Pangulong Duterte, napakaganda po, ang build. I mean, this is one way of connecting Luzon, Visayas, and Mindanao para ang tao, hindi ho lahat can afford mag-aeroplano, hindi ho lahat can afford magbarko. Pwedeng magbiyahe by land from Luzon, Aparito, Zamboanga. The build, anong gagawin po ninyo? Ito tuloy. Dapat, dahil ang infrastructure walang tigil yan eh. Kaibahan lang ay isasama ko sa infrastructure ang digital infrastructure lagi. Kung maglalagay ka ng kalsada, maglalagay ka ng tulay, tiyakin mo maglagay ka na rin ng kable para sa wifi, dahil para sa internet. And andyan na tayo ngayon eh. Kailangan yung 60% coverage natin, connectivity, ang tawag 60% connectivity, in other words, 60% lang ng tao natin ay may wifi, may signal na magamit nila yung social media, yung internet. Kulang yun. Kailangan natin pagandahin. Doon sa yung tinatawag na hard infrastructure, yung ating laging iniisip pag sinasabi infrastructure, yung mga kalsada, mga tulay, mga building, yun, pagpatuloy natin. Yun, pero dito sa ating paglabas sa krisis ng pandemya ng ekonomiya, magplano naman tayo na mabuti. Kasi hindi naman unlimited ang pondo ng gobyerno. So mamili tayo kung saan tayo magde-develop, anong industriya ang i-develop natin, saan lugar ang ating ilalagay, saan natin ilalagay. So tapos yun, doon nyo papupuntahin, nalagay nyo yung infrastructure para nakahanda. Ang trabaho naman ng private sector, gagamitin yung infrastruktura na linagay ng gobyerno para magtayo ng kanilang mga negosyo. At yun, magkakaroon dun sa lugar na yun, magkakaroon ng economic activity, magkakaroon ng trabaho, at lahat naman ng mga lalaking industriya may downstream yan, may upstream, may downstream na ibang negosyo, trabaho ulit. And the other additional advantage na pag magandang infrastructure mo, yung transport and communication mo ay maganda, ay madidi-congest ang mga cities. Alam naman natin, Maynila, sobrang congestion. Cebu, Davao, kahit yung mga CDO, nagko-congestion na masyado. Alam naman natin na dati talaga yan ang plano na i-decongest na dito sa Maynila. Mabilis ang pagdagsa ng tao dito sa Maynila. Ang hirap na, naghahanap na nga ng trabaho. Mahirap masyado ang buhay dito sa city. Ano mo, sa probinsya, kahit papano, kakain ka eh. Hindi ka gugutumin. Wala kang trabaho, wala kang bahay, pero kakain ka kahit papaano. Sa city, hindi ganun. Pag wala kang dalang pera, hindi ka kakain. Kaya't napakahirap ng buhay. Mahirap ang buhay dito, lalo na yung mga yung naghahanap pa ng trabaho, napakahirap. So the decongestion is important, not only for the quality of life within the urban areas, but more importantly, it is important so that people
hindi sila naghihirap na nag-aanap ng trabaho doon lang sa urban centers. Ma-develop natin ang mga iba't ibang lugar. And that is also makes for a more stable economy. It also makes for more stable political system because kahit nagka-problema sa isang lugar, dito sa Maynila, hindi babagsak yung buong sistema. Kasi marami pang ibang pupuntahan. And that's, yun ang sana maabot natin yung ganong klaseng sitwasyon. Alright. Ginong Senador, ano ang gagawin ninyo? Sabi po ninyo, paghanap ng trabaho, movement ng tao. Ano po ang gagawin ninyo, Senador? Mass transportation. Yun talagang kailangan natin balikan. All the cities, yung public transport. Yung mga nanonood siguro, mga bata masyado, hindi na maalala yung labas. Yung labas, yun ang pumapasada sa EDSA. Nag-upisyan sa EDSA. Libre yun. Public, binibigay ng gobyerno yun. Pwede natin yun, yung mga konseptong ganun, para hindi na nakikita natin isang kotse, isa lang ang sakay. So, meron sa kabila, isa lang ang sakay, dalawa lang ang sakay. Pag yung nasa bus, ay kahit... marami kagad kayang-kaya na pag-bus, gawin naman natin na yung pamasahe hindi masyadong malaki. Kung kayang i-subsidize ng gobyerno, in one way or another. So dapat ang public transport talaga ang solution sa traffic. It's basically that. Hindi naman natin inimbento yung konseptong yan. We have seen it sa mga European countries, some cities in the United States, some cities dito sa Asia, marami nang ganun. Sa Singapore, marami na silang ganun. Sinera na nila. Wala nang only pedestrian traffic. Wala nang vehicular traffic doon sa mga lugar na yun. So, Kaya natin gayahin yun. Pwede natin sabihin mag-public transport. Pero kailangan available yung public transport. Yes. So, yung MRT, pagandahin natin yan. Ayusin na natin na mabuti yan. At yung train talaga, I think, is going to be a good solution. As it has been for other countries. Kasi walang traffic dahil nasa release yan, pabalik-balik lang, hindi naman siguro maapektuhan ng traffic kaya na nakikita natin sa MRT. Let us make it the most convenient way to travel. You've been to cities like New York, like London. Pag sakay mo dun sa subway, lahat ng klaseng tao, pati yung mga alam mong mayaman dahil nakamerkana, na siguro mga CEO ito, na ganun. Pero siguradong may limusin yan sa bahay, pero hindi sila naglilimusin. Doon sila sa train dahil yun ang pinakamaganda. Imbis na isang oras sila sa kotse dahil sa traffic, doon sa subway, 20 minutes, nandun na sila sa opisina nila. Kaya kahit na yung mga trabahador, kahit yung mga sales lady, hanggang nga sa mga bankero, mga abogado, nasa kanila lahat ng kotse, pero hindi, yun ang pinakamaganda, so doon sila pumupunta. Yun ang dapat, that's what public transport should be. It should be the best, cheapest, and easiest way to move around. Alright. Ang telecommunications po natin sa Pilipinas, ang wifi, ang internet, nuknukan ho ng bagal. Katanging dalawa lang hong malalaking kumpanya ang namamayagpag po rito. Ano po ang gagawin ninyo para po matapos na ang problema ngayon? Will you open the telecommunication industry to others? Ano po ang gagawin ninyo, Ginoong Senador? Telecommunication? Well, hindi naman basta bubuksan mo lang, bahala na kung sino pumasok. Titingnan natin kung sino ang kausapin natin lahat ng may interest na magtayo ng telecommunication system dito. At tanong natin, ano bang proposal ninyo? Ano bang dapat? Kasi hindi lang naman yung actual na wifi system, pati yung presyuhan dyan. Magkano ba yan? Anong bawi ninyo? Baka naman kayo, laki-laki ng kinikita nyo, lugi na naman yung consumer. So, we have to, pero very basic talaga yung internet, yung digital infrastructure, naging basic eh. Hindi na yung pag wala kang magawa, mag-internet ka. Dati, nung umpisa, ganun. Ngayon, hindi. Nandun na yung hanap buhay mo, nandun na yung eskulahan mo. Nandiyan na yung pag yung na namimili ka sa internet na. Yan nandiyan lahat basta napunta na diyan, pati pag-aaral ngayon napunta sa internet. Kaya kailangan natin pagandahin at patibayin yung internet. Ngayon,
we do not have to invent the wheel, reinvent the wheel. Because marami naman sa ating mga karating bansa na ang ganda ng kanilang internet systems. So, at saka nakakadami kong nakakausap ng mga IT dito. Alam nila lahat yan. Alam nila yung gagawin nila. So, ang we have to rationalize ang ating internet system dahil na umaasa lang tayo sa backbone ng isang kumpanya at lahat ng internet doon dumadaan. So may proposal na yung gobyerno magtatayo ng sariling backbone para doon magbabayad ang mga telecom para ma-maintain yun, pero yun ang hindi inuuna yung isang kumpanya doon sa paggamit ng mga facilities. Inumpisahan na natin yan at marami na akong nakausap na nakumbinse na maglagay muna dito ng, hanggat wala pa yan, maglagay dito ng data center. Yeah. Kailangan yung data center kasi lahat po ng inyong ginagawa sa internet, pag send niyo na ganun, ay pupunta pa yan sa Singapore, sa Hong Kong, bago babalik dito sa Pilipinas. Uh-huh. Kaya pag may data center na tayo, dito na lang sa Pilipinas, mas bibilis ng kaunti. Mas bibilis yung ating yung ating internet. So that's a good start. Meron na yatang may magtatayo doon sa amin sa Ilocos, may gusto magtayo doon. Meron mga dito, I think in the Visayas, meron pang tinitingnan submarine cable galing sa Amerika hanggang dito sa Pilipinas. So those are umpisa, that is a good start. Pero yung sistema dito sa loob ng Pilipinas ay kailangan natin i-rationalize nga. Kasi hindi plinano na yan eh. Hindi na plinano yan eh. Basta nag-start tayo, naglagay tayo ng internet, service provider tayo. Tapos, dagdagan natin. Ikaw, dagdagan mo rin yung iyo. Walang overall plan. Kaya kailangan natin na i-rationalize nga na tama-tama, mabuti na nagko-compete sila. Pero maganda nga yun, nagko-compete sila eh. Kasi, siyempre, pababa ng presyo. Tama, good for the consumer yan. So, yan, we are starting with the data centers and with the prospect of submarine cables from the United States. All right. Meron na tayong pag-asa, pero no, we have to fix the system inside the country. All right. Ginoong Bongbong, bago ko sa inyo ibigay ang floor, nais lang pong paratingin sa inyo ni Boss Edgar Cabangon. Maraming salamat sa pag-i-guest po ninyo sa Servicio Lobos 882. Hashtag, anong gagawin niyo? At sabi po niya, pag-utusan niyo lang po kami anytime. ang bait talaga sa ating boss mo. Matagal na kang mahaba na yung pinagsamahan natin kasi galing pa sa father niya si Amba. Very close sa family namin. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Thank you very much, Edgar. Ginoong Bongbong, you have 5 minutes. Ang inyo po mga supporter, nakikinig, you have the floor, Mr. Senator. Thank you, Vic. At ulit ay ako'y nagpapasalamat na nabigyan ng pagkakataon na mapag-usapan ang mga issue na nasa isip ng ating mga kababayan. At sana naman, kahit hindi ganun kahaba ang aming naging usapan, ay marami na tayong napag-usapan na tinatanong ninyo. And I hope that we have been able to provide, that if not all the answers, at least some of the ideas that we are trying to examine so that magagawa natin para sa taong bayan. At ito lahat, ang aming lahat itong pinag-usapan na ito sa aking pananaw ay ito ay mangyayari lamang kung tayo ay magkaisa. Kaya po ang aming kampanya ay ang pagkakaamang kampanya ni Mayor Sara ay ang pagkakaisa, dahil napaka-importante yan. At pagka natuklasan mo na ang unang dapat gawin para maayos yung ating bansa ay magkaisa, marami ng pagkakataon, marami ng opportunity kang makikita. Lahat itong pinag-usapan natin ay magagawa natin ulit. Magagawa natin para pagandahin nga ang Pilipinas. Kaya ipagpatuloy po natin yung mga supporter ko. Magpapasalamat ako ulit sa inyo, sa inyong napakasipag na suporta at pagsakripisyo para sa kandidatura, para dito sa kilusan natin ng pagkakaisa. Pagpatuloy po natin yan hanggat tayo ay magtagumpay
at hindi lamang ang tagumpay sa halalan, kung hindi ang tagumpay na ipagsama-sama at pinagbuklod-buklod at ang ating sambayanan. At para naman tayo, pagka ating nakamit, ay marami na po tayong gagawa at sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat. Thank you, Vic. Maraming salamat lahat ng nanonood at magandang tanghali po sa inyo lahat. Ginoong Bongbong Marcos, maraming salamat po. You stay safe and your family. God bless you, sir. Good luck. Thank you, Vic. Alright, yan po. Narinig po ninyo the whole program si Ginoong Senator Bongbong Marcos. Sana po nakaambag po ang inyong abang lingkod sa konting mga bagay na napulot po natin kay Senador Bongbong Marcos. Again, I would like to repeat, ang ating pong mga staff makikipag-coordinate sa mga presidential bago siguro mag-umpisa ang February 8 or even beyond that para po magkaroon ng time slot dito po sa ating palatuntunan. Open po ang aming pong programa, ang Servisyo Lubos sa 882, hashtag ano ang gagawin mo. Nandiyan po si Senator Manny Pacquiao, si Vice President Lenny Robredo, Senator Ping Lacson, Caliodi de Guzman, si Ka Isko, si Mayor Isko Moreno. Bubuksan po natin ang linyang yan para po sa kanila at one day ay mabigyan po natin sila ng pagkakataon para ilahad din po naman ang kanilang programa sa ating pumbasa. Karapatan po ng ating mamamayan na malaman po ninyo kung ano ho ang plataforma de gobyerno ng mga taong nagbabalak maglingkod, ng mga taong nais manungkulan sa ating pinakamataas na posisyon ng pamahalaan. And siguro kung kakayanin po natin bago mag-eleksyon, idamay na po natin ang mga pangalawang pangulong tumatakbo, ang vice presidential. Yan po anytime, i-coordinate po ng ating staff yan, Polbea, Hias, lahat po ng staff ng DWIC na nuknukan po ng gagaling. Ang ating engineering, ang ating pong mga news writer, ang ating pong mga PA, ultimo hanggang janitor po ng DWIC, ang gagaling po niyan, ang sisipag po niyan. Si Polbea, special mention. Talagang pagtutulungan po namin yan para maihatid po sa inyo, direct from the horse's mouth, ang mga balak gawid na mga kakandidatong ito sa darating na May 2022 elections. Sana po, nabigyan po namin kayo ng konting impormasyon sa mga nais po nila at balakin po nilang gawin sa ating bansa. Ginoong Lito Gagne, maraming salamat po. Boss Edgard, maraming salamat po for giving me the opportunity na ituloy-tuloy po natin ang ating programa. At ito rin po ang gagawin natin. Ito rin po ang gagawin natin sa mga presidential na ating pong makakapanayam. We will devote the whole time of Servisyo Lubos 882, hashtag ano ang gagawin mo sa lahat po ng kakandidato sa pinakamataas na posisyon sa ating pong pamahalaan. Ako po si Vic Daleon Lima, nagpapasalamat po sa inyo ng taos puso, sa inyo pong pagsubaybay, sa inyo pong pananood, sa inyo pong pakikinig. Hanggang bukas na muli, pero huwag kayong aalis dahil susunod na Pampagana sa Tanghalian, Yes Yes Show Topacio with Attorney Perdy Topacio and Tala Saldivar. Good day! Servisyong Lubos sa 882.